So ayun mga kamaster, no? Nandito tayo ngayon sa exit ng NLEX. Papunta tayo sa San Rafael, Bulacan, ano? So medyo malayo nga ito mga kamaster, no? Kasi yung baliwag, papunta doon yung baliwag. Doon. Ito naman, doon tayo sa San Rafael, Bulacan. So tayo na po. Hapon mga kapatid, yung itinawag ko kay Kika Master, sandali ko na rin para ma yung itinawag namin Kika Master na problema ng awing, ang aming washing machine na ito, nasolusyonan naman yan, nasolusyonan niya. At yung pala na mga problema ng washing machine, baka napabayaan. Kumbaga sa sakit ng tao, may mga komplikasyon. Oh, yes, Daddy! Nagkaroon ng komplikasyon dun sa solenoid, yun sa water level na sira rin. Yung kanyang board na sira na rin. At nakakita na rin siya, na nakaramdam na rin siya ng problema doon sa gearbox. Oh, no! Kaya sabi niya, kayo po ika, kung magpapagawa, pagagawa ninyo, medyo malaking halaga. Magagawa. Sabi ko nga, kung makapagpapagawa kami ng pera, pagagawa namin. Pero, so far, sa ngayon siguro hindi muna dahil malaking halaga rin yung gagastusin. Pero, nagagamit naman ito, magagamit na naman ito ngayon. Hindi ka mga kamukha ng mga nakakaraang mga araw na manual na naglalaba misis ko. Oh, no. Ngayon, hindi na. At, pwede nang gamitin sa washing yung aming washing machine at nadidrain na rin ng tubig. Yahoo! At ako'y nagpapasalamat kay Kika Master. Thank dahil you. Sa tulong niya, naayos yung problema ng aming washing machine. Kaya lang, yun nga lang ano, siguro kung hindi nagkaroon ng komplikasyon, gawa ng lahat. Wala nang problema. Yun nga lang. Parang tao pala itong washing machine. Pagka nakasakit, nakakaroon ng komplikasyon. Salamat ka, Master. Okay, nagpapasalamat din kay Kika Master dahil bago pa lang kaming nakakilala, nakita niya ang aking pagnanais na magkaroon na matuto. Wow! Sa paggagawa ng mga ganitong mga kasangkapan, mga appliances. Pinagkalooban niya ako nito Clam Master dahil meron nakakuha ako sa Lazada noong tester. Pinakita ko sa kanya, sabi niya, Sir, bago pa lang kayo, mahirapan kayo dyan dahil napakarami yung pipindutin. Para makita mo lang kung anong voltahe yung gusto mong malaman. Pero dito sa meter na to, pag itinignan mo, ilagay mo lang sa setting ng volt, malalaman mo na kung ilang voltahe yung ano na yun. At doon sa lahat ng mga tester na nabili ko, nandito. Kaya lang, ito madali. Hindi ka na mag-a-adjust pa. Ilalagay mo lang sa setting ng sa DC, sa AC, yung mga ganun.
Ako'y nagpapasalamat kay Ka-Master, kay Kalon, dahil bago pa lang kami nakakilala, pinakaloob na niya sa akin to. Thank you. Matagal na nga doon niyang ginagamit. Nakikita ko nga itong ginagamit niya sa kanyang pagre-repair. Eh, ako nabigyan niya ng ganito. Salamat ka, Master. Saludo ako sa iyo. So ayun mga kamaster, bismillah, rahman rahim. Assalamualaikum sa ating mga kababayan sa Middle East. Maging sa iba't ibang panel ng ating lady na inabot ang ating vlog. So sa araw na ito, nandito po tayo sa San Roque, San Rafael, Bulacan. So mas malayo pala to sa Baliwag, no? So dumaan tayo dun sa papunta ng Cabanatuan, yung dinaanan natin kanina highway, Tarla, Cabanatuan. So yun nga. Meron tayo ditong washing machine, ang tatak ay Whirlpool. Ang ating minamahal na customer, yan si Sero. Sir, kamay-kamay dyan. Sabi ko naman sa inyo na kapag tayo gumagawa, nire-required ko talaga na bantayan ako para at least kahit papano, yung kailangan nilang malaman ay ating agad-agad nating masabi. Okay, tsaka para walang duda, baka sabihin naman, dinadaya natin sila. Hindi po tayo nadadaya. Okay, so, ang problema daw po nito ay hindi daw po nag-drain. Okay, at hindi daw po nag-spin. Hindi nagre-rinse. Hindi nagda-dryer. Okay? So, ala, ano ganoon na lang siya. Steady na lang siya kapag dating ng piga o dryer o spin, wala, hinto na. So, paralyzed na yung program, ito na kaagad yung ano, nakalagay ito. Okay, so sa araw na ito, himayin po natin at kung ano nga ba talaga ang pinagmula ng problema, kung ito nga ba talaga ay meron pang solusyon, okay? A few moments later. So ayun mo ka-master, no? Kung ating mapapansin, nag-ito na siya. Oh, no. Okay? So hindi po nagdi-drain yung ating system kasi dapat magpipiga na siya. Okay, so ang problema nito ay ito mga ka-master. Okay, so papalitan muna natin siya ng ano, ng drain motor. Okay, pero bago yan, sabi ko nga, dahil nga si Sir, oh Sir, kaway-kaway mo na dyan. Oh, you know, oh, ha, diba? So si Sir, anong ilan taon ko na Sir? 74 na si Sir, pero sabi ko nga maraming gustong gawin si Sir sa kanyang buhay. Mahilig si Sir magbuting-ting. Yung nga, bumili si Sir ng ano, ng tester. Asan na 'yon, Sir? Yon. Yun oh. Paalala, tayo pa ay nasa San Roque, San Rafael, Bulacan. So, etong biniling tester ni Sir, nalilito si Sir dahil maraming pamimilian. So, ako po ay nakapag-decide na ang ating clamp tester, ito po ay 2015 ko pang nabili. Okay, sabi ko nga, maraming humihingi ng clamp tester na to, hindi po ako pinahiya ng tester na to. Maraming humihingi, pero hindi ko po sila napagbibigyan dahil alam ko po na mayroong isang tao na karapat-dapat na bigyan natin ng ganito upang mapasaya natin si Sir. Paalala po, 2015 ko pa ito nabili. Hindi po ako pinahiya ng clamp ammeter ko na to. Pero sa pagkakataong ito, ito po ay ibibigay natin sa ating minamahal na customer. Itong ating clamp ammeter. Kaya itong clamp ammeter ngayon, magpapaalam ako sa kanya. Oh, boss, pasensya na. Talagang kailangan ni Sir ng ano, clamp ammeter, ng tester upang makapag simula din siya ng kanyang pagbubuting-ting sa araw-araw. Kung magalibangan na lang kasi ni Sir ito. Okay, so Sir, sa'yo na po ito. So, si Sir, sabi ko nga, yan o. Ang lawak ng ano ni Sir. Ayan o. Kita mo, ayan o. Nanunood si... Halos buong magdamag na nanunood si Sir sa atin. Yung adjustment ng preno, kaya umuugong na lang. Wow! Okay, mga master. O, diba, astig. So, yan, mga ka-master, nandun po yung ating washing machine na ginagawa. Bigyan natin ng kaligayahan si Sir sa pamamagitan ng ating tester. Sir, kaway-kaway naman dyan, you know. Yun. Welcome, Sir. Welcome po. So, yun mga ka-master, no? Since nga na nag-aero siya ng ito, ang gagawin natin, i-drain muna natin yung ano, na-stack na tubig dun.
dahil nga ho ano, aray ka, ayaw talaga mag-drain. So ayaw mag-spin, ayaw mag-dryer, ayaw mag-rinse, aba wala na talaga. Lahat na lang nandito, ayaw. So i-manual muna natin 'to. Nandoon na 'yung ating ano, planggana. Manual drain muna natin. Okay, so hatakin lang ho natin 'to. Hatakin lang ho natin 'tong ano, pinaka paddle ng ano ng ating drain. Hatakin lang ho natin para ma-manual ho. Ayan. Ayan. Ayan o. So, dandahanin lang natin para mamaya kasi bigla mapuno eh. So, ganda lang mga ka-master, no? Yung tinuro ko sa inyo, hatakan nyo lang ho muna to. Para lang lumabas yung tubig. Ayan. Ayan. Yun o. Okay, so ganun lang po. So, i-drain po muna natin mga kamaster yung tubig. Okay? So ayun mga kamaster, no? Ito yung galing doon. So ito yung ipapalit natin. Same lang din. Ito, di ba? Ito yung pinutol natin. So ito yung ipapalit natin. Ito po ay in-order ko rin sa Whirlpool. Okay, Whirlpool mismo to mga kamaster. Okay, same lang sila. Okay. Yan o. Yung ano niya, yung traction niya, 770N distance 22.5, save lang dito, 22.5. Okay, so sa pagbibili ng drain motor mga kamaster, kailangan natin maano ha, yung millimeter ng cable, kailangan 22.5 yung millimeter kasi yung iba masyadong mahaba, o di naman kayo ibang iba, masyado naman maiksi. So kailangan same. Titingnan nyo yung diameter, yung distance, 22.5 mm. Okay, so same lang sila. Ito yung ipapalit natin na bago. Okay. So ayun mga kamaster, no, naikabit na natin yung drain motor. Doon yung kanyang electrical. Okay, naikabit na natin. Then patayuin na natin para matesting natin. Okay. So ayun mga kamaster, no, nailagay na natin yung ano, yung hose ng tubig. Buksan na natin dito. Yun. Ito po ay deep well. Okay, plug na natin. Plug, plug, plug. Plug. Yun. On natin. On. Tapos yan. On natin. Yun o. So malakas naman yung tubig niya mga kamaster. So paalala, ang buhay din ng ating mga washing machine ay nasa lakas din, nasa pressure din ng tubig. Okay, so antay muna natin siya mapuno, umabot dun sa level, then tingnan natin kung mag-error pa. Okay, so ayun mga kamaster, no, sa awa ng Diyos, nagde-drain na siya. Yun. So pagkatapos nyan, magre-rinse muna siya kasi dati talaga hindi siya nagde-drain, pero sa pagkakataong ito, salamat sa Diyos, okay na po. So, antayin naman natin na pagkatapos mag-drain, pagkatapos siya mag-drain, antayin natin kung mag-rinse naman siya ngayon. Okay? So, no, tingnan natin yung drain motor, gumagana na siya, nakahatak na siya. Okay? Master, no, hindi siya nag-i-spin. Okay? Oh, no. So binaklas ko muna 'yung ano, board, pero kung ating mapapansin 'yung board niya, ayan oh.
So, tingnan natin yung board na to. So, ayun mga ka-master, no? Actually, mag-i-spin na siya. Yung nga lang, ayan, no? So, ayun mga ka-master, no? Alam na natin ang gagawin natin dito. Okay, so, shutdown muna natin. Ayun mga ka-master, no? Ito yung sinasabi ko. Nakapag-set na tayo ng spin, pero still, wala talagang reaction. So, ang hatol natin dito ay board na ang problema, mga ka-master. Kasi, kung ating mapapansin, i-ano na natin to, off na natin to. Okay. Itong part na to, ang sabi ng ating minamahal na customer ay nawala, ay nawala. So, sabi ko ito kasing part na to, pag unti-unti nawawala yan, yung program dito, kasi hindi ka makakapag-manual eh. So, indication nyo na board ang nagiging problema. Okay? So, pagka nag-re-refill ka ng tubig, tapos the same time, tumatapon ng paunti-unti, board na po ang problema nyan, mga kamaster, no? Then, magseset po tayo ng program, pansin mo, ayan o. Okay, kasi dati pag nag-set ka ng program, makakapag-set ka dito kung wash, rinse or spin. So kailangan pang pumunta sa process para makapunta ka dito sa set na to. Okay? Puntahan natin yung 4. Yan. So dapat magre-rinse na siya mga kamaster. Off ulit natin. On. Yan. Punta natin sa 6. Wala rin. So may ginawa tayo dito sa dito. May ginawa ako ditong ano, kakaiba. Sarado muna natin 'to. Off muna natin. Dito, pakita ko na sa inyo mamaya, no. Yung binypass natin dito. Buksan muna natin. Pakita ko lang sa inyo yung binaypas ko para mawala yung ito. Tuturo ko na lang sa inyo. Okay. Taas natin, sir. Yan. So, may binaypas ako dito mga kamaster, no? Asan na ba yun? Ito yung binaypas ko. Yung binaypas ko to, nawala yung ito. Okay? Ganun lang po kadali. Pagka halimbawa binaypass nyo to, malalaman nyo na good yung ating drain motor kasi nga humahatak nga. Okay? So at the same time, kapag binaypass natin to at habang nagre-refill ng tubig at tuloy-tuloy dun, kaunti-unti, board na po yan. Okay? So klaro.